Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manunumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalihin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maililigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, Patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kaniyang mga sanga. Gaganda siya tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Oseas na mga 800 years bago dumating si Jesus, ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawang kaharian. Nandun ang kaharian ng Israel na ang kanyang capital city ay ang Samaria at nandun ang kaharian ng Juda na ang capital city naman niya ay ang Jerusalem. Ang kaharian ng Israel ay binubuo ng 10 tribu at ang nangungunang tribu dito ay ang tribu ng Ephraim. Ang kaharian ng Juda naman ang binubuo ng 2 tribu lamang at ang nangunguna ay ang tribu ng Juda. Si Propeta Oseas ay pinadala ng Diyos na magpahayag sa kaharian ng Israel at sa lungsod ng Samaria. Maunlad ang karyang ito. Pero sa halip na sumamba kay Yahweh, sumasamba sila sa mga diyos-diyosan na ginawa ng kanilang mga kamay. Sa halip na pumunta sa Jerusalem kung saan ang templo ni Yahweh matatagpuan, gumawa sila ng 2 dambana, isa sa Bethel at isa sa Dan. Doon sila sumasamba sa mga bakang ginto. Isa pang kasalanan nila, sa halip na umasa sila sa Diyos, umaasa sila sa empero ng Assyria. Ang panawagan ng propeta sa kanila ay,
manumbalik na ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Totoong pabagsak na ang maunlad na nilang kaharian. Kinalaban sila ng Assyria na inaasahan nila. Kung babalik lang sila sa kay Yahweh, papatawarin sila. Mamahalin sila ni Yahweh at mawawala ang kanilang galit sa Kanya. Kapag manumbalik sila sa Diyos, maitutulad sila sa mga tanim na mayabong na palaging namumulaklak at namumunga tulad ng olibo at ng ubas. Maging matatag sila tulad ng matitigas na punong ng sedro. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang lahat na nagpupunta sa kabutihan. Sa kasawaing palad, hindi sumunod ang mga Israelita sa panawagan ni Propeta Oseas. Hindi nila iniwan ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kinilala ang kanilang kasalanan. Kaya patuloy na sinasalakay sila ng mga taga-Assyria. Pinabagsak ang Samaria at ipinatapo ng 10 tribu ng Israel sa buong impero ng Assyria. Ang panahon ng Kwaresma ay ang panahon ng pagsisisi at pagtitipon bilang isang bayan. Nananawagan ang Diyos na kilalanin na natin ang ating kasalanan at bumalik na tayo sa Kanya. Sana ang kasaysay ng Israel ay magsilbing leksyon para sa atin. Hindi basta-bastang nagpaparusa ang Diyos. Nananawagan muna siya. Pakinggan na natin ang kanyang warnings. Maging maayos ang buhay natin kung tayo ay susunod lang sa Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, bigyan mo ako, Panginoon, ng isang pusong handang hubugin ng iyong salita. Ang tinig mo sana ay palagi kong pakikinggan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.